maging anak. At kahit kailan, hindi ko kayo matatanggap bilang ama ko. Nangyari na yung matagal nyo nang kinatatakutan. Paano kung magsumbong sila sa pulis? Paano kung idemanda kayo? Sa totoo lang, Hector, kaya ko naman tanggapin yung sumbat at galit nila sa akin. Ang hindi ko lang kayang tanggapin, yung mawala sila sa akin. Nay, what do you think? Bagay ba ito sa waltong family picture natin? Ako, bagay na bagay, anak. Sigurado akong matutuwa ang tatay Lucas mo at si Myla pag nakita nila yan. Ngayon, our house is officially a home. Dam, hindi ko ba kayo natatakot dyan kay Sir Vince? Dam, seryoso siya. Pwede niya tayo patayin dito. But I need to know the secret. Nay, may kailangan kayong malaman. Sir, dapat matuwa kayo. Hindi kayo binuking ni Myla. Sana lang, sir, maniwala si Myla sa pagsisisi ninyo. Dahil nung una pa lang, kaya nyo tinulungan sila para makabawi kayo, di ba? Ito pala ikaw, Mang Hector. Napatahimik ka din pala ng pera ni Sir Lucas. Paano mo natago sa amin to ng ganito katagal? Alam mo, Myla, ilang beses ko naman na rin pinlanong sabihin sa nanay mo yung totoo. Pero naduduwag ka. Kasi ayaw mong makulong, di ba? Kaya papakasalan mo na lang si nanay para matago yung kasalanan mo. Pero sana tuparin mo yung pangako mo. Ikaw ang magsabi kay nanay. Cheers, Elena! Cheers, Vince! You know what? You have to ask Lucas. Yung first sex experience niya. Ako pa nag-ayos ng lahat ng ganun! Akalain mo ba? Nasa law school na kami. Virgin pa yung hayop na yon. You naughty boys, ha? Twenties na kami. Kawawa naman yung virgin babae. Hindi siya kawawa. Bakit? Swerte siya! May pumatol sa kanya na gwapo! Bihit! Bakit sino may babaeng yan? How can we forget about that girl? That little person? Onay na tayo! Ang pangalan! Ako, Lucas. That's impossible! Paano naman nagkakilala si Onay at si Lucas? Hindi nga nakatapos ang high school si Onay. Alam mo, kahit si Lucas, hindi siya makapaniwala. Ako pa nga nag-ayos nun nung una. And then he was high. He was hallucinating. Akala niya yung kasex niya, isang supermodel. Nung nalaman niya na isang maliit na babae yung kasex niya, galit na galit siya sa akin. Aling galit na galit talaga. Nandidiri pa siya, di ba? Pero ngayon, papakasalan pa niya. How ironic, Elena. Cheers to that. Papakasalan niya ngayon. Ibang klase talaga yung best friend. I mean, ex best friend. Iba! Alam mo, Vince, parang marami ka na yata nainom kung ano-ano mga sinasabi mo. No. Then, now is the time to ask me anything. Sagutin kita kahit ano. Ngayon lang ako sumasagot kapag nakainom ako. So you're really serious? So, huh? So serious. That it was... that... Lucas' first sexual experience was that the one, the Onay? Secret natin to. Sabihin mo na. Basta, pangako mo. Secret natin to. Si Lucas, promise. Si Lucas ang matagal nang hinahanap ni Onay. Siya yung nag-rape kay Onay. Kahit hindi mo ako mapatawad, kaya ng nanay mo, tatanggapin ko. Pero sana maniwala ka na lang sa akin.
Hindi ko yung ginawa dahil... dahil lang sa nakukonsensya ako. Talagang minahal ko kayo. Ikaw, nanay mo. Hirap paniwalaan ang sinasabi niyo. Hindi ako nakukumbinsing totoo. Hindi naman kayo na love at first sight kay nanay, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa kanya nung hindi ka pa niya mahal? Meron din akong pamilya, Myla. At mahal ko yung pamilya ko. Naging mabuti akong asawa. Naging mabuti akong ama sa mga anak ko. Ayoko silang madamoy sa kasalanan na hindi naman nila ginawa. Hanggang sa dumating nga yung panahon na nakilala kita, pati si Onay. Pero sa totoo lang, hindi ko alam yun. Wala akong alam. Hindi ko alam na si Onay pala yung na-victim ako noon at ikaw yung naging anak namin. Kaya si nanay na lang yung magsasakripisyo. Ang sariling tapakan na naman yung inisip mo. Sobrang selfish mo. Tapos gusto mo maniwala akong mahal mo kami? Myla, naalala mo nung may nagpaulan ng bala dito sa bahay. Si Vince lahat ang may gawa nun. Malaki ang kakayahan niya para pumatay. Ayoko naman madamay yung mga anak ko. Yung pamilya ko. Inosente sila eh. Eh ako. Si nanay. Hindi ba kami inosente? Sana man lang inisip mo kami. Pangako ko sa'yo, aaminin ko sa nanay mo bago kami kasal. Dapat lang. Ikaw yung may kasalanan. Ikaw yung dapat umamin at maparusahan. Myla. Salamat, anak ha. Natulungan pa rin ako na maitama yung mga mali ko. What? Onay, was... Vince. Vince. Unbelievable. Could this really be true? Alam niyo, nung nalaman ko yung totoo, nagalit ako sa inyo. Mas ginusto ko na lang na paniwalain yung sarili ko na masamang tao yung tatay ko. Pero hindi ko man aminin. Ginusto ko rin kayong makilala. Hindi ko alam kung bakit. Siguro para mapatunayan sa sarili ko na may ama nga ako.
Gusto kong malaman yung pangalan mo. Gusto kong makita yung itsura mo. Para kahit papano, mabubuo rin ako. Yung pagkatao ko. Magpatawad mo man ako, Myla. Kaya ng nanay mo, o hindi. Wala pa rin mababago sa akin. Tatayo pa rin ako bilang tatay mo. Sana to pa rin mo yung pangako mo. Palindigan mo yung pagkakamali mo. At least, kahit isang beses lang sa buhay ko, masasabi ko na may ginawa ding tama yung tatay ko. Kung si Lucas ang rapist ni Onay, ibig sabihin may kinalaman siya sa pagkamatay ni Elvin. Isa siya sa dahilan kung bakit hinabol ni Elvin ang van. Hayop ka, Lucas. Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak ko. Baka naman pinagtatakpan mo lang yung daddy mo, Oliver. Wala kang alam sa sekreto ng daddy mo tungkol sa nanay ko. Wala. Myla, anong sekreto ba yun? Hindi kita maintindihan. Sorry, Oliver. Pati ikaw, hindi ko kayang pagkatiwalaan. What? Wait. My love, calm down. I haven't done anything wrong to you. Umiiyak. Thank you. Cool. So, everything is set na, Tay? Tomorrow will be a memorable day para sa inyo ni Nanay. And I'm sure, unforgettable ang surprise niyo sa kanya. So, Lucas, bakit parang kinakabahan pa rin po kayo? Pumayag naman na po si Tita Onay na magpakasal sa inyo, di ba po? Hindi, kasi iniisip ko lang na baka mamaya hindi ako makapagsalita. Hindi ko masabi yung gusto ko sabihin sa kanya. Baka matakot na naman ako kapag kaharap ko na siya. Bakit ka naman matatakot sa akin? May nagawa ka bang kasalanan, Lucas? Nay, lalo niyo naman pinapakabal si tate. Siyempre, kinakabahan lang siya kasi ayaw niya mapahiya sa inyo. Wala ka nang dapat ikahiya, Lucas. Lalo na kung magsasabi ka lang ng totoo. Basta pakinggan mo lang kung ano yung sinasabi ng puso mo. Hindi ka magkakamali sa sasabihin mo. Ay! Oh, naririnig ko yung tibok na puso ni Sir Lucas ang sabi. Onay. 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 Naririnig ko yun. Diba? Ang lakas eh. Onay.
Isipan mo. Kanina ko pa napapansin. May gumugulo ba sa isipan mo kaya malamig ka kay attorney? Kanina. Alam mo, kung may problema kayong dalawa ni Oliver, ayusin yung dalawa. Hindi dapat madamay sa attorney sa mga problema niyo. Lola, kung nagkaroon po ako ng kasalanan sa inyo, tapos imbis na aminin ko po yun sa inyo, bumawi po ako sa ibang paraan. Niregaluhan ko po kayo, tininungan ko po kayo. Mapatawad niyo po ba ako sa kasalanan ko? Hindi. Dinadagdagan mo lang ang kasalanan mo sa akin. Ayaw mo lang ang aminin na yung mga konting maling ginagawa mo, niloloko mo pa ako. Alam mo, di ba rin ako masaktan eh. Huwag lang ako magmukhang tanga. Pumayag na akong magpakasal kay Lucas. Siya na yung magiging tatay ng mga anak natin. Pero huwag ka mag-alala, mabuting tao si Lucas. Natiwala ko sa kanya, hindi niya ako lulukuhin. Hindi niya papabayaan yung mga anak natin. Hindi rin naman siya perpekto eh. Pero wala namang perpekto, di ba? Kahit ako. Lahat naman tayo may kakulangan. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero alam ko malalagpasan namin lahat ng yun dahil mahal na namin yung isa't isa. Kahit masakit, kailangan malaman ni Nana yung totoo. Sarto pa rin mo yung pangako mo. Ikaw ang magsabi kay Nanay. Lucas, kanina ka pa ba dyan? Oo, Anay. Pasensya ka na kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo na nandito ako. Narinig mo yung mga sinabi ko? Oo, lahat. Pero, Anay, hindi lahat yun tama. Alin dun sa mga sinabi ko yung mali? Na perpektong tao ko na hindi kita lulukuhin. Sorry, Anaya, kung di ko nasabi agad sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Bakit ka humingi ng sorry? Ano bang nagawa mong kasalanan sa akin? Madam, si Lucas po. Madam, si Lucas yung rapist. Mga hayop sila. Namatay ang anak ko lang dahil sa kanila. Lalo na ang Lucas na yon. Madam, sigurado po ba kayo dyan sa balita na yan? Kasi, madam, imposible pong si Lucas yung rapist. Paano naging imposible, ha, Saleng?
Dahil di wayan ba si Onay? At gwapo naman si Lucas. Baka nakakalimutan mo, ganun din ang nangyari kay Elvin, di ba? Nagkagusto rin siya kay Onay. May samang kukulam ata yung Onay na yan kaya nababaliw yung mga lalaki sa kanya. Pero madam, na-rape nga po, di ba? Di ibig sabihin niyo naman niya ginusto yung nangyari sa kanya, di ba? Kaya pala, ganun kung tulungan ni Lucas si Onay. Siguro, madam, kasi nagsisisi po siya dun sa ginawa niya. And what does he think? That he can just get away with it? By doing good deeds? Siya ang dahilan kung bakit ako nawala ng anak. Dapat sa kanya, mamatay din. And that lives! I want to kill him also. Sila pala ni Lucas ang magkasabwat? For now, wala akong magagawa. Hindi ko magawang magalit kay Vince dahil kailangan ko pa siya ngayon. Lucas, bakit ka humingi ng sorry? Kasi Onay, si Sally, kailangan kong sagutin, baka kasi emergency. Hello, Mare? Ah, talaga nang anak ka na? Oh, congratulations, ha? Excited na ako makita yung inaanak ko. Oo, sige, mag-ingat kayo dyan sa Dumaguete. Sige, ikakamusta kita kay nanay dito. Bye-bye. Nanganak mo daw si Sally. Tingnan mo, nagpadala pa siya ng picture, oh. Ang cute-cute ni baby. Hey, sorry. Naputol ko na yung usapan natin. Ano nga ulit yun? Hintay ko siya, Onay. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako perfect ng tao. Baka hindi ako yung taong inaakala mo na para sa'yo. Hindi naman ako naghahanap ng perpekto, eh. Gusto ko lang yung may malasakit at pagmamahal sa mga anak ko. At syempre, yung mamahalin din ako, hindi ako sasaktan. Kailan naman? Intindihin mo naman ako. Sasabihin ko rin naman sa nanay mo eh. Bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Ano pang hinihintay niyo? Bumubuelo lang ako. Eh, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Alam niyo, bawat minuto hindi niyo sinasabi yung totoo kay nanay. Lalo nawawala yung respeto ko sa inyo. Kaya Myla, di ba nakikiusap ako sa'yo? Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Hindi rin madali para sa akin to. Hirap din ako sa sitwasyon ko ngayon, Myla, ko alam mo lang. Mahal ko ang nanay mo. Alam ko kapag nasabi ko na sa kanya lahat, inamin ko na lahat, hindi lang naman siya basa-basa magagalit sa akin eh. Iiwan din niya ako. Yun ang ayaw mangyari, mawala kayo sa akin. Paano naman yung sitwasyon ko? Hindi lang naman ikaw yung nagsisinungaling kay nanay, ako din. Hindi ko siya matignan sa mga mata niya dahil alam kong niloloko ko siya. Gusto kong magalit sa inyo, gusto ko kayo umahayin, pero dahil sa ginagawa niyong hindi pag-amin, parang kaya ko nang magalit sa inyo ng buong buhay ko. Alam niyo bang hirap na hirap si nanay? Namahalin ako noon. Gusto niya akong ipaliglag noon. Pinaglihi ako sa galit dahil sa inyo. Kaya sana naiintindihan niyo kung saan ako nang kagaling.
Sir. Sir. Mm. Sir, dami nyo nung nainom, sir. Diyan ako kayo natulog sa sala. Pakialam mo? Ikukuha muna kayo ng tubig, sir. Sige, bilis. Sarit. Vince, for the second time, tell me if it's true. Ano? What? Anong true? Hindi mo maalala ang sinabi mo sa akin kagabi? To be honest, Elena, wala akong maalala. Well then, let me refresh your mind. Sinabi mo sa akin na ang rapist ni Onay ay si Lucas. Na siya ang tatay ni Myla. Don't try to deny it. Clear as day ang sinabi mo sa akin. Lena, hindi ko alam pinagsasabi mo. You're making up stories. Okay, so you'd rather na lang na i-confirm ko kay Lucas. Don't dare. So, totoo nga. Hindi ko hahayaan yung mabastong sikretong to. Kasi malilintikan tayong dalawa. At kapag nagsalita ka, papatayin kita! I'm sorry kung dahil sa akin may pinagdadaan ang katuloy. Alam mo kung mababawi ko lang sana lahat ng mga nangyari o may tatama ko lang. Ginawa ko niya pero wala eh. Hindi na pa pwede. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko ginusto lahat yon. Baka na lahat ni Vince yun. Nagkatuwaan lang dahil... Katuwaan? Katuwaan lang yung pananakit niyo sa nanay ko? Myla, bawat araw, buong buhay ko, pinagsisihan ko lahat yun. Kaya nandito ako para makabawi ako sa inyo, makatulong ako sa inyo. Dahil alam ko na walang kapatawaran lahat ng mga nagawa ko. Wow, kaya papakasalan mo si nanay para maabsuelto ka. Para mas mabilis kanyang mapatawad, ganun. Myla, mali ka ron. Hindi ko ni-expect na ganito mararamdam ako sa nanay mo. Kung ano man yun, totoo yun. Mahal ko ang nanay mo. Mahal ko kayo. Paano ako maniniwala? Ni-rape mo yung nanay ko. Gusto ko sabihin sa kanya yung totoo. Pero hindi ko magawa kasi ayaw ko siyang masaktan. Diwas, sinrato kitang ama ko. Nakakainis man. Pero nahihirapan din akong ipahamak eh. Alam ko hindi ko dapat ito nararamdaman. Hindi dapat kita itrato ng parang ama ko. Pero dahil sa inyo, nagkakasala ako. Anong nagkakasala? Anak, ano ba yun? Ay, sorry. Sorry po, pero nagsisinungaling ako sa inyo. Anak, hindi kita maintindihan. Ano bang problema? Sa tingin ko po, dapat hindi po muna kayo magpakasal. Myla. Eh, pag-isipan niyo po ito ng mabuti. Lucas, pwede bang iwan mo muna kami ng anak ko? Bakit biglang nabago yung isip mo?
Eh, akala ko babuto ka sa amin ng Tito Lucas, oh. Eh, ayaw ko lang pong masaktan kayo ulit. Bakit nangyari sa amin ni Elvin? Matagal na panahon na yun. Eh, mahabang proseso, pero naka-move on na rin ako. Ngayon, handa na akong buksan ulit yung puso ko para sa iba. Ay, naiintindihan ko naman po yun. Pero parang... parang hindi pa po si Tito Lucas yung para sa inyo. Ay, paano mo naman nasabi yun? Anak, sabihin mo sa akin, tutuloy ko ba to o hindi? Kasi kung ayaw mo maging kami ni Lucas, hindi ko itutuloy yung kasal. How dare him threaten me like that? Hindi ba niya alam na hawak ko ang alas? Madam, walang kwenta yung alas na yun kung parehas po tayong patay. But I need to favor the death of my son. Madam, paano po si Onay? Damay siya dito. Si Onay ang punot dulo ng lahat ng problema ko. It's about time na mawasak na ang mundo ng kutong lupang yon. Once and for all. Sigurado ka ba wala si Vince? Yes, madam. Nakita kong umalis siya kanina kasama ng mga bodyguard niya. Saan kayo pupunta? We're leaving. Salamat na lang sa kanya, ha? Sa pagpapatuloy niya sa amin. But I really need to go home. Si Gob lang ang sinusunod ko. Kaya umakyat ka sa taas! Madam! Yeah! Oh!